Balik mga kaibo, nandito na naman po ang inyong Lolo Pasya upang turuan kayo kung paano natin i-gender ang ating mga Java beans na alaga. Kaya naman po, halina kayo at isa-isay natin ang mga palatandaan ng babae at lalaki ng ating mga alagang Java beans, dahil ito po ay katulad ng Society of Finches na lubhang napakahirap kilalanin ang babae o lalaki. Kaya naman po, halina kayo mga kaibo, ating panoorin kung paano ang pagkilala ng mga babae at lalaking Java Pins. Mga kaibo, ang unang-una kong ipapakita muna sa inyo bago ang pag-gender ay ito pong mga litrato ng ating wild type Java Finch o Java Sparrow. Mula po sa kanyang kulay na pagiging brown ay unti-unti po siyang magpapalit ng kanyang tunay na kulay hanggang sa maging adults na. Kaya makikita niyo po, napakaganda ng adult na ng normal o wild type na Java Finch. Ano po mga kaibon, ayan. Makikita niyo po ang unti-unting pagbabago dyan sa mga litrato na yan. Kaya naman po, patuloy tayo nating tangkilikin o magtatuloy tayong mag-alaga nitong mga wild type o normal na Java Sparrow sa ating mga ibunan, sapagkat ito ay lubhang napakaganda kahit na sila ay normal lamang. Makikita niyo naman po ang kulay ng adult ng ating normal na Java Finch. Talaga naman po kaakit-akit ito mga kaibon. Ano po, ang susunod ko na namang litrato na ipapakita sa inyo ay itong iba-ibang klase ng mutation ng ating mga Java Finch. Kaya naman po ay matutunghayan nyo dito ang iba-ibang mga mutation na umpisa sa normal hanggang sa pinaka-high mute. Ang iba po dito ay wala pa po sa ating sa Pilipinas na nakapagpapalabas ng ganitong mga high mute na Java Finch. Ano po mga kaibon, kaya naman po patuloy tayo sa pagsusumikap na makapagawa man lang o makapag-import man lang sana ng mga ganyang mutation dito sa ating bansa. Ano mga kaibo? Umpiyasa na natin mga kaibon. Ito pong unang litrato ay ang litrato ng isang male na Java Sparrow o lalaking Java Sparrow. Ang unang-unang ipapaliwanag ko sa inyo ng palatandaan ng sa visual na paraan ay ang eyelid ng lalaking Java Sparrow ay may kakapalan po ito, at ang kulay nito ay matingkad na pula, mapulang mapula po ang paligid ng eyelid ng mga mata ng lalaking Java Sparrow. Kaya naman po madali nating makikilala sa pamamagitan ng eyelid ang matured na Java Sparrow. Ay talaga namang makapal na ang palibot ng kanyang mga mata na kulay pula-pula. Pangalawa na palatandaan na madali niyong makikilala ang lalaking Java Sparrow ay ang hugis ng kanyang tuka, na medyo nakaalsa ang tuka nito na parang matipuno. Maalas sa Asya na matingkad din ang pagiging pula ng kulay ng tuka ng lalaking Java Sparrow, maging ang kulay ng taas ng tuka niya at pati ang sa ilalim ng tuka niya. Mapapansin yung kukunti na lang ang kulay puti ng kanyang tuka. Napakagandang tignan, ano mga kaibon. Malayong malayo ang tuka ng lalaking Java Sparrow sa tuka ng babaeng Java Sparrow. Kung marunong kang tumingin sa isang, kung sanay ka nang tumingin sa babae at lalaki, mga
Java Spark. Kasi sa mga baguhan, halos magkamukhang-magkamukha sila talaga ng babae at lalaking Java Spark. Ano po mga kaibon? Kaya naman po, ipinapaliwanag ko sa inyo isa-isa, hinihimay ko sa inyo isa-isa ang mga palatandaan ganito. Ayan, makikita nyo po yan pa, mga kaibon. Ang pangatlo na pinakamahirap na makita sa visual na paraan ng pag-gender ng Java Sparrow ay lalong-lalo na pag gumagalaw ito ay ang kanyang tuka ay yung pinaka-linya ng buka ng kanyang tuka ay nasa gitna, nakatapat halos ito sa gitna ng kanyang mata, nasasakop na nito ang kanyang mata, nakatapat ito sa kanyang mga mata. Ano mga kaibon, kaibahan naman ito ng sa kabaliktaran ito ng sa babae. Mamaya makikita nyo rin kung paano ito, kung ano ang kaibahan ng dalawang ito mga kaibon sa pupa ng kanyang tuka. Mamaya papakita ko sa inyo mga kaibon ano ang susunod na litrato na inyong matutunghayan ay ang litrato ng isang Java Sparrow babae. Makipapansin nyo dahil sa litrato ito, mapapansin nyo na malayo-malayo ang kaibahan nilang dalawa mga kaibon. Ngayon ang inyong nakikita mga kaibon ay ang litrato ng isang babaeng Java Sparrow. Ano po mga kaibon, nakikita nyo po na magkaibang magkaiba sila doon sa una kong litratong ipinakita sa inyo. Ang tuka niya ay medyo manipis o medyo hindi gaano matampok, pa-straight na halos ang kanyang tukaan po. At makikita nyo rin po ang una kong itinuro sa inyo doon ay ito pong eyelid ng mata ng babae Sparrow, Java Sparrow. Makikita nyo po na medyo manipis ang palibot ng kanyang eyelid ng kanyang mga mata at hindi mapulang-mapula ang palibot ng kanyang eyelid. Medyo pinkish pa po ang kulay ng eyelid ng mga mata ng babae is Java Sparrow. At napunta naman tayo sa kanyang tupaan po na hindi siya gaano matampok. Ang bandang taas ng kanyang tupa ay hindi gaano matampok at medyo straight o hindi naka-curve ang tuka ng babaeng Java Sparrow, yung bandang taas ng kanyang tupaan po. At ang kanyang baba naman ng kanyang tupa ay ganun din, naka-slim. Naka-slim ang kanyang tupa at ang kulay nito mapapansin nyo ay pink, hindi po pulang-pula na kagaya ng sa lalaking Java Sparrow. Ano po mga kaibon, kaya mapapansin nyo na talagang magkaiba sila kung makunod talaga sa pag-gender ng Java Sparrow. Makikita nyo po at ang uhit naman ng pupa ng tupa ng babae Java Sparrow. Makikita nyo po dito sa litrato ito na nasa baba ng kanyang eyelid ng kanyang mata. Makikita nyo po mga kaibon, kaya ang kanina ang lalaking Java Sparrow ay halos nasasakop na ang bandang baba ng kanyang mga mata. Ito namang babae mga kaibon ay nasa baba na ng kanyang eyelid ang tapat, ang diretso ng buka ng kanyang mga tuka. Isa po yan sa pinakamahirap na pag-gender sa ating mga Java Sparrow mga kaibon.
ng kanilang kultura ay magkaiba rin at pati na rin lang na kulay ng kanilang mga mata. At yan nga ang sinabi ng Panginoon na pag pinagtabi nila sa silang dalawa ay magkaibang magkaiba na talaga ang itsura nila. Dito sa retrato na to na pinapakita ko sa inyo ay talagang kitang-kita ang diferensya ng dalawang magkaibang gender na Chapa Sparrow. Kaya naman po, mas madaling i-gender kung tama ang pagkakakuha ng litrato ng magkapares na Chapa Sparrow na inyong itidilda. Kasi pag video, hindi po natin magkukuha ng maayos ang gender na Chapa Sparrow, mga kaibon. At ngayon mga kaibon, ang inyong nakikitang larawan ay ang tapyo at saipyo ng ulo at tuka ng ating mga Chapa Sparrow. Ayan, makikita niyo ang pagkakaiba nilang dalawa na mas malaki, mas makapal at mas matipuno ang lalaki, maging sa kulay ng tuka ay mas matingkat na pula ang ating sa mga lalaking Chapa Sparrow. Samantalang may kakitiran at po kanipisa naman na kulay pink ang tuka ng ating mga babaeng Chapa Sparrow, mga kaibon. Lagi yan ang mga dapat nating tandaan. At dito naman mga kaibon ay ang saipyo ng babae at lalaking Chapa Sparrow at ang litrato ng ilalim ng tuka ng ating mga Chapa Sparrow. Ngayon, malayo din ang kanilang korte ng kanilang mga tuka sa maging sa ilalim ng kanilang tuka. Malayo-malayo po mga kaibon, makikita nyo naman ang kaibahan maging sa hugis nito, sa laki, sa kulay, at lalong-lalo na po yung nasa scope, naka-scope ng ilalim ng tuka nila. Makita mo yung lalaki na makitid na malalim ang kanyang bisyo, samantalang nakabuka at mababaw naman ang pagiging bisyo ng ilalim ng tuka ng babaeng Chapa Sparrow, mga kaibigan. Hanggang dyan lang po muna ang ating pagtuturo sa ating mga pag-gender o pagkilala ng babae at lalaki sa ating mga Chapa Sparrow. At ngayon bilang bonus ay papakita ko sa inyo ang litrato ng iba't ibang nutisyon ng Chapa sa atin dito sa Pilipinas. Hanggang sa muli mga kaibon, sana patuloy niyo po ako suportahan sa aking channel at sa aking mga tutorial na ganito. Ay marami pa po tayong mapag-uusapan at magagawa natin yan ang video. Mag-comment lamang po kayo sa ibaba ng video ito kung ano ang inyong mga katanungan at kung ano ang mga suggestion nyo na gagawa natin ang susunod na videos para po sa inyong ikasisiya o sa kasagutan ng inyong mga katanungan tungkol sa ating mga alagang Chapa Sparrow, mga kaibon. Kaya naman po, kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe, like, comment, at pakishare nyo na rin po sa inyong mga kaibigan para po mas marami po tayong matulungan ng mga baguhan sa pag-aalaga ng Chapa Sparrow, mga kaibon. At paki-click nyo na rin ang bell button, ang notification bell button para po
kayo lagi sa atin pong mga ginagawang video sa mga darating na panahon. Nandito rin po ang inilakip ko na rin po dito ang litrato ng klase ng mga patuka ng ating mga alagang Java Sparrow. Ayan po, nasa picture na yan ang ating diet sa ating mga Java Sparrow. Okay, ito po ang inyong Lolo Pasyo signing off.